other people. So it's more important than any job or any job achievement or goal you will reach during your life on earth. So may walang hanggang kabuluhan. Amen. The consequences of your mission will last forever. Your mission gives life meaning. So sabi ni William James, the best use of life is to spend it for something that outlasts. Ano ba yung outlasts? So kanino lang matatagpuan yun? Only God. Amen. The truth is only the kingdom of God is going to last. Everything else will eventually vanish. That is why we must live purpose-driven lives. Lives committed to worship, fellowship, spiritual growth, ministry, and fulfilling our mission on earth. The result of these activities will last forever. Ayan. What it costs to fulfill your mission? To fulfill your mission will require that you abandon your agenda and accept God's agenda for your life. Mabigat ba yun? To fulfill your mission will require that you abandon your agenda, putting God first, and accept God's agenda for your life. If you will commit to fulfilling your mission in life, no matter what it costs, you will experience the blessings of God in ways that few people ever experience. There is almost nothing God won't do for the man or woman who is committed to serving the kingdom of God. Jesus has promised God will give you all you need from day to day if you live for Him and make the kingdom of God your primary concern. Wow, praise God. Ayan na pala. Ayan. Soldier. Ayan. Sabi ko kanina, lahat tayo ay sundalo ng Panginoon. So, bilang mas isang sundalo ng Panginoon is, alam natin na mahirap. Amen? Mahirap talaga. But, andan lagi siya, hindi ka naman iiwan. Kung iwan man lahat, iwan ka ng kasama mo, iwan ka ng katabi mo. Ayan, ang katabi mo ngayon. Ayan. Magkakamukha na kayo. Magkamukha na kayo. So, ayan. Iwan ka man niya. Ang Diyos hindi po nang iiwan. Praise God. So, soldier. So, pag sinunod ng Panginoon, sino ang gusto pangitiin ng Panginoon? Amen. To put smile on God's face. So ayan. So when we obey God, wholeheartedly we make Him smile. Amen. So tignan mo nga yung tatay mo eh. Pag sinunod mo siya eh. Anak, bili ka na ng ano, ng sardina sa kay sinong pangalan mo? Kay Edgar. Ayan, sige. Punta ka kay Edgar, bumili ka ng sardinas tsaka sutanghon. Wow, na-miss ko yun. Miss pa kayo, no? Tsaka sardinas, ano? Masarap yun sa umuulan na gabi. Ayan. So, pag nabili mo yon at bumalik ka, dala-dala mo lahat, walang supply, kompleto. Hindi ka sinabi na bumili ng regalo, pero bumili ka pa. Wow, iba ka. May magic sarap pa raw. Kumuha pa ng bawang, hindi naman sinabi sa'yo. So, matutuwa ang tatay mo, amen? So when we obey our earthly fathers wholeheartedly, so humingiti sila. Sa mga nanay natin, sa kuya natin, there is a reward, amen? Binigay sa atin ng mga yan. So, obeying our Father, when we obey God, wholeheartedly we make Him smile. So, in our text is, punta tayo sa Deuteronomy
chapter 10. Yeah, chapter 10, verse 12 to 13. Okay na kayo? Sino may Bible? Ubat ko konti. So yung mga walang Bible, bumili kayo ha. Unahin niyo yung Bible bago ang lahat. Amen? Bago ang gadgets. Kasi ito yung pinaka-the best mong makukuha sa mundong ito. Amen? Ang salita ng Diyos. It will strengthen you. Okay? Deuteronomy chapter 10 verse 12 to 13. And now Israel, what does the Lord your God ask of you but to fear the Lord your God, to walk in obedience, to love Him, to serve the Lord your God with all your ano? Sanggong puso, and with all your soul, and to observe the Lord's commands and decrees that I am giving you today for your own good. So ano yung sinabi doon? And now Israel, what does the Lord your God ask of you but to fear the Lord your God? So fear the Lord. Ayaw pala. Fear the Lord. Unang points natin is fear the Lord. So sa Job, chapter 1, verse 1, sabi doon is, in the land of Uz, there lived a man whose name was Job. This man was blameless and upright. He feared God and shunned evil. So si Job, kung kilala natin si Job, so sobrang siguro kung sa'yo mangyayari yon sa buhay natin ngayon, gano'ng kaya katindi yon? Biruin mo, nawala lahat sa kanya. Amen? Nawala lahat. Yung ari-arian niya, yung pamilya niya, yung asawa niya. Sasabihin pa sa kanya na, i-curse mo na yan, Diyos mo. Wow, siya na. So lahat na wala sa kanya, but he remained faithful. So in chapter 1 to 3, God tests your faithfulness through allowing Satan to attack him. God told Satan, behold, all that he has in your power, only do not put for your hand on him. Through Job's trial, all is lost, including himself, his wife, and even tells him to curse God and commit suicide, but he remains strong and faithful. Through all this, Job did not sin, nor did he blame God. Bakit? Bakit kaya? So bakit mas minarapat niyang mawala na lahat kaysa mawala ang kanyang Diyos? Sabi ko nga kanina, aanin mo yung lahat ng katagumpayan sa buhay kung wala ng Diyos. Kung hindi nakalista ang pangalan mo sa buhay ng aklat. Ano ba aklat ng buhay? Ayan. Sorry. Buhay ng aklat. Baka mamaya, Sige. Sa aklat ng buhay, wala sa'yo yun. Wala ka doon. Ani mo lahat. So si Job, dahil may takot sa Diyos, hindi siya nagreklamo or anuman. But he remained faithful to God. Yan ang sundalo. Amen.
faithful. Kahit mahuli, kahit i-torture, hindi niya sasabihin yung mission niya. Amen? Kahit pumatay na siya, hindi niya sasabihin. Or in the other terms of era natin ngayon is yung to deny Jesus Christ. To deny. Bibigyan ka ng ano, kaya nangyayari sa Syria ngayon, tignan mo. Papatayin ka, ibig. Mabubuhay ka pag dininay mo ang Diyos mo. Pero gaya ng mga 21 na taga Egypt, so ang ginawa nila, they remain faithful to God. So kahit kapalit ng buhay nila, kaysa naman mawalan sila ng buhay na walang hanggan, so anin mo pa yung mabuhay dito sa mundong ito? Kung sa at the end is ikaw naman yung mawawalan at hindi mo makakasama ang Panginoon sa langit. Amen? So from chapters 4 to 37, then Job's friends give him plenty of bad advice. So ayan, sinong may kaibigan dito na pag lumapit sa iyo, sipain mo siya. Pag mali yung luto, ano ba yan? Masyadong ano, reklamador. Ayan. So pag nagluto eh, ayan. May luto ba tayo mamaya? So ayan, reklamador. Or pag nag-advise sa kaibigan is hindi yung mabuti ang ina-advise. Paano ba yan? Iniwan na ako ng ano ko? Ng kalabaw ko. Iniwan na ako. Maglalasing ako. Ayan. Dahil lang sa kalabaw, naglasing na. Hindi mo. Hindi niya kaya. Wow, matindi. So when we advise to our friends, being as a soldier of Christ, dapat yung in line in God's word. Amen? So in chapters 38, verse 42, God speaks to Job and restores him. Tignan mo, pag faithful ka kay Lord at may takot ka sa Kanya, lahat ng mawawala sa'yo, i-restore niya. So, nawalan ka ng ano, ng alam mo gusto yung example? Ha? Kalabaw ulit. So kung nawalan ka ng boyfriend, nawalan ka ng asawa, nawala na lahat sa'yo, remain faithful to God. I encourage you. Huwag kang padadala sa mga alak-alak na yan. Kinabukasan ganun pa rin. Sakit pa rin sa ulo. Nadagdagan pa yung sakit ang ulo mo. Tignan mo. Masakit na nga yung ulo mo. Ilong-ilo ka lang ha. Dahil iniwan ka, niloko pa, niloko tayo. Ay, hindi. Hindi ako masakit. So, but if we remain faithful to God, amen, praise God, lahat ibabalik niya. I-re-restore niya, ganyan yung ginawa niya kay Job. But, we have to be faithful and fear God. So, Job lost everything except for one. The one whom he feared. God. Because if we lost God, we lost everything. Proverbs chapter 1, verse 7. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Before, so noon, nung di ka pa Kristiyano, lasing tayo ng lasing. Amen. Sino yung nalasing dito? Nasubukan ng malasing? So wala tayong pakialaman, no? Experience lang yan. So, who cares? Ilan tayo, no? Papagalitan ka lang naman ng nanay mo. Saan tayo? Diba? Maglalasing. Walang pakialam. So, dahil hindi mo kilala ang Diyos, wala kang takot na gawin ang lahat ng mali.
Amen? So, ginagawa natin yan dati. Kakasalan tayo. So, wala tayong pakialam kung may nasasaktan tayo or ano pa man.